So isang MM sa top, isang Luna. MM sa bottom, tapos mid lane Selena, tapos tank yung Chu and yung Kono. However, there is a Aurora para pumigil sa kanya. Anyway, run down tayo. We have here Gachu BB para sa kanyang ano nga to? Gachu BB para sa kanyang Johead, JH, Rogue para sa kanyang Tank, Midori para sa kanyang Drop, Salbak Puta para sa kanyang Aurora, and Devor para sa kanyang Bruno. And for Davao City 2, we have Curse for this Claude Decimo on this show, Rex No Mercy for this Selena, Seneb on this Granger, and Brian for this Cooper. Tamang kung alam din muna ng buff dito sa baba, pero ayan na naman tayo. May Grok na naman na nag-hello, pero meron ng Kufra in bouncing ball mode to make sure na you shall not pass. Exactly, guys. At eto po, susubukan din pong tumita, tumitingin-tingin po itong si ano, no? Baka makiki... Ano bang tawag dyan? Makiki Beyblade. Beyblade na tuloy. Ano nga tawag mo doon? Fidget spinner. Makiki fidget spinner, no? Malay mo, makakuha niya. Ngunit hindi naman niya nakuha. Naki ano lang. So, very ano, ah. Very... Ano tawag? Ambitious ang lineup ng Davao City. Two marks. Well, actually, lahat nga correct. Tama. So, mo, 1-2-2 din yung ginawa nilang ano, oh, laning. Chose mag-isa, si Lina kasama si Claude, tapos si Kufra tsaka si Granger. I can see the reason as to why pinair si Selena kay Claude dito. Kasi let's say, solid na yung damage output na Blazing Duet or mabilis na yung bawas sa auto-attack niya. Yung stun na kaya i-provide ni Selena will be more than enough. Kasi if ever matapos yung stun, hahabulin na lang sila ni Claude. Ang background na, ito na, nagpapalik ka po tayo. Peter Ramos, Community Heroes, Davao City 2 versus Ilocos Norte. At ito, nagkakaroon po ng pagpakan. Sinaldo po ni Graka, first kill. There goes Adesonata. At tumalot po si Joy. Dahil mato po si Kupra. Ngunit bitin ang ejector kay Kupra. Hindi tumagos sa wall. Gusto sana ni, ano yun. No? Ay, alam nyo ba guys, no? Maiba ko. Ito pong si Aurora. Maganda po yung, ano, support. Lalo na kapag ang kalaban mong tanker is si Bouncing Baby Boy, kasi naka-cancel yung Bouncing Baby Boy. Kapag pin-raise mo yung Bouncing Ultimate? Baby Boy, wala. Hindi, yung ooh, ano lang, second skill lang, basta na frozen, wawala na. Wala na yung ano niya, kunat niya. So, magandang counter talaga yan, no? So, oops! Hintay lang, Bouncing Baby Boy! Oy! Oy, wow! What a skill by ko, ano ha? What a ice tubig there by ko, ano, Aurora, walang tumama. Oy, sinala lahat ni, ano, nagkapaluan sila doon, sinala lahat ni, ayun na, pinasok na, apat, panalo, lamang ang ating Aurora, napatay pa. Ngunit nakapatay pa yung, ano, yung Granger ng kalaban doon. Aba, sa taas, siguro sila mga sa top lane. Naku po, bilang na wala si Cho natin dito. And that was under the situation na under turret, tapos yung Thumbs, tatlo yung kalaban, nakapitas pa ng isa si Kuya mo Thumbs doon. Gabi naman yung outplay. Tama ka doon, no? Actually, isa sa Thumbs, isa sa mga pinakamahirap mong pasukin, dapat talaga ma-stunlock mo siya. Kapag hindi mo siya na-stunlock, tapos meron pa siyang vengeance, nako! Asahan mo, babaliktad talaga ang laro dyan. No? At ito na nga po, nagkakaroon na po ng turtle take ang team ng Ilocos Norte. Makakuha po ito ni Bruno. Actually, nakakaba na kapag merong Aurora na hindi trigger happy. Katulad nito, yung Aurora na to, hindi trigger happy. Nag-i-stack lang. Tapos kapag pumasok ka, bigla kang ma... Bro! Ay, wala. Nag-mintis yung frozen niya. Mapapalet it go ka eh. Mapapakantaan ng merit. Ayun na! Pumana! Ngunit walang tumama. Naka-teleport. Naka-recall pa uwi ang Aurora. Saktong-sakto si Salva Puta. Stupid lang, mga kaibigan. Tatlo, bumababa, papunta kay Johead. Hindi niya namamalayan. May nag-aabang, mukhang magiging apat ang pakpakan dito sa bottom, ano. Pero walang po pake ang ating Ilocos Norte. They will still continue pressuring the middle lane. At ito na po, Bouncing Baby Boy, patay ka, Lodibet. Patay po si Kupra doon, nakuha po ng kill ng Bruno. At ito, diretso pa ang pagsagasa ng Bruno doon, mga kaibigan. No? So, 1-4 in favor of Team Ilocos. Tama ka doon. Si, talagang mahihirapan talaga yung kabila. Ako, to be honest, obvious talaga na lugi sa lineup. Ito yung ano, di ba sabi nyo nga kahapon, 40% and 60%, ano yun? 40% draft, 60% execution. Execution,
dito sa time na to, ano eh, nakuha ng buo, yung ano, nakuha ng buo ng, di ba, percentage yun eh. Nakuha ng buo yung Ilocos natin, 40%, wala po nakuhang 60, ano, wala po nakuhang tama yung Davao City sa draft dito, no? Talagang eagles sa eagles na, sa draft. Napaka-intense mo ng analysis mo na yun, men. Pero feeling ko ang pwede gawin ng Davao City dito, ano lang, patient lang, be patient, huwag magpapitas, kasi late game talaga yun na naisip ko. Late games na papalag. But then again, pag-usapang late game na, kaya bang i-withstand yung freaking cast of Bruno? Magiging okay ba na hindi na ganun ka-powerful or ganun ka-intense or karamdam yung damage ni Selena? Kasi Selena, early game lang yan eh. And again, yung Aurora natin dito. Yung, pag late game kasi, ayan yung ultimate na pag tinamaan ka, biglang isang bar nilang matitinga ka sa buhay mo. Correct. Borado ka, hindi ka na magiging yellow, borado ka pa talaga. And actually, dalawa kasi sa MM nila, walang purify. So talagang kinakabahan ako for their MM. Kasi Aurora yan, pag pumasok, mag-blazing duet ka man, hello blazing duet, hello ano, ano ka talaga, ma-ultian, makakaupuhan ka talaga ng Aurora. Imagine mo, Aurora na naka-full damage, mag-blazing duet ka sa harap mo, nagagawin lang, isi-freeze ka lang nun, tapos babatuhan ka na ng frost destruction niya, tapos wala na. Wala na, mag-ano ka na, magkakapi ka na, dead balls. Kita nyo, 2-8, labang na labang Ilocos Norte. Sayang, nanalo pa naman itong Davao City. Masyadong maasim. Probably hindi dapat si Lina. If they want to tweak their lineup sa dalawang MM, wag si Lina kasi they would really lack something na hindi kaya ipabay sa kanya, like, AOA damage. Wala eh. Wala silang mag-AOA damage. Feeling ko ano, maganda kung Valir sana yung support. Pero syempre, hindi pwede, ko naman alam yung pull ni Rex No Mercy dito. But yeah, I think Valir would have been really nice dito. Especially if, halimbawa, makakuha siya ng dalawa tatlong tao. Magbabouncing baby boy naman si Kufra dito. Tapos blazing duet. And, whoops, mukhang ito nga. Binablock ang galawan dito ni Grock. But Grock just chose to get away. Grock block being used. Wingardia's barrier niya dyan. Calamity Reaper being picked up by Selena right here. Pero Ilocos Norte, tamang pressure lang dito sa mid lane. Dead Sonata being used. Like, ultimate palayod ako. Bahala ka dyan! Pero, Gadget being used, but pinapunta ka ng mid din bigla si Kufra natin in the double kill coming over para sa ating Bruno and killing spree naman for this Aurora. Tamang trabaho lang naman si Johead dito sa baba. Bahala kayo kung lash, basta ako split push lang dito. That was a 3-for-1 in favor of Ilocos Norte. And mukhang dire-diretso yung pangal na flicker in pero hindi nahulog si Chow dito. Grock just at the front line, tamang mama lang. Nakatakot naman ang bouncer na to. And Ilocos Norte was able to put a hole onto the base of Davao. That's what I'm talking about. Kasi ano, at this point in time, hindi wala sa talaga magagawa pang clear ng minion. Kasi ala ka naman MM nilang pang clear, eh merong flicker yung Aurora, merong flicker yung Johead. Hindi talaga sila makakapag-clear. So kulang talaga sa clearing capacity ng minions itong Davao City 2. Farsa or Valir could have been a better option kesa kay Selena, no? Anyway, isa pa sa mga nakita natin, oy, ganda ng pagkakapana ka. So ano naman ang gagawin mo? Wala naman bawas na pana mo, nakakalamit ni Reaper ka. Anyway, guys, ano, if kayo ay magsisilina tapos magso-support, don't try to put her. Oh, kailangan mo ng mana sa Selena. Maglagay ka na lang ng ano nga yun, yung damage na yung lightning truncheon para pag tumama yung pana mo, may damage ka pa. Kasi kailangan mo pumalo eh. Kapag Calamity Reaper, kailangan mo pumalo. Eh, hindi ka naman makakapalo kapag support ka ang linahin na ng palo mo. Wala ka nila lang mapapatay. And, napapansin ko kanina na sa middle clash, pinatay nila yung Tamos ng Davao City. Lahat ng skills nila binato para kay Tamos lang. Kaya pero sakit ng damage yung Bruno. Bakit tinamaan na bigla yung Selena? Wala bigla yung tatlong bars ng buhay ng Selena. Isang palo, di ba? Wala na, hindi na makakapalo yung, kumbaga yung Calamity Reaper ni Selena dyan, pang display na lang. Hindi niya na maipapalo yan. Kasi isang palo lang ni Bruno sa kanya, iiyak na siya. Ayun na nga po, pumasok po si Bouncing Baby Boy, ngunit na frozen. Yan na nga ba sinasabi ko, pag na frozen siya, wala na mangyari. Pero wala sila pake sa Blazing Duet ni Claude doon, napa-out na lang din agad si Blazing Duet, no? Pumasok po si Chu at yun na nga, katapusan na lang si Chu, no? Wala! Alay. It could have been a good lineup yung unang tatlo nila kaso nag park span pa sila medyo
No. Dapat popol na lang para mas masaya. May actually, early game ano din, di ba? Medyo may early diba, game advantage ako po si Bruno mag-isa lang, wala akong pakialam, napakasakit talaga. Pumuputok ang critical revitalize, ay akala ko revitalize. Yung BMI din ni Claude, nalagay na din dyan. Bruno and Aurora, tamang kuha lang muna ng buff dito as well as si Johead tsaka si Grock. Pwede nakuha na ata yung buff sa lower side ng Davao City dito. Lord already up, obviously. Bruno and Johead, yan ang mamatahin nila ngayon. They can actually get this pretty quick kasi hindi na makalabas yung Davao City for now. Zerling nila base. They had minion waves pouring in. Lord already being secured by Johead dito. Pwede nila intayin yung Lord or pwede namang pumalag na sila just in time for the Lord to walk sa base ng kalaban. Exactly, no? So, ako, patagalin ko na lang to. Intayin ko na lang yung Lord para sure. Total, hindi na rin naman nila kayang ano yun, hindi na nila kayang i-contest yan. Pag kumontest, sino man na lumapit dyan, mag-flicker na lang yung Aurora. If freeze niya, kakanta siya ng let it go, tapos mamatay na yon, lalapit na yung grab, wala na, ano na yan, mamarcha na lang sila, kasama ang Lord dyan, diretso na yan, basag, minimum yan, basag yung top lane. Ang laki ng labang ng pera, 14k! Wala na to. End na to. I-end na nila to, mga idol. Kaya ng end po, nagkakaroon ng bakbakan. Hindi enough yung damage ng dead zone natin. Parang kunikiliti lang muna yung member sa Ilocos na hindi na Peko. May pilang tumalon dito na initially. Actually, got three. Peko will it be enough. Claude got taken out. Biglang nakapasin lang ang base dito. Peko Ilocos Norte. Napakas intense na lang damage up. Nila flip in pa nga dito. So, kung kumuha ng isa. But, they still managed to get the game. Slow and steady wins the race. Kaso hindi na pull off ng Davao City 2 yung draft nila. Ay, again, pag titigdan mo, nakikita